Ito nga pala guys, yung bago naming kwarto. May kanya-kanya kaming room dito sa bahay na to. So ito yung room ko. Ito yung computer ko. And then may sarili na rin akong TV. And then personal rep at saka water dispenser. Ito nga pala yung walk-in closet ko. So kahit pa paano, mas maluwag. Unlike dun sa dati namin na mas marami kami sa isang room. So today, ipapasyal ko kayo sa trabaho namin. Bali, walking distance lang siya dito sa bahay namin. So ngayong umaga, magbe-breakfast lang ako, then pasok na kami. Sama ko kayo sa trabaho namin. Tara guys. Aba muna tayo guys. Ayan, si Jones nga pala. Gising na. Then magkakape muna kami. Bale, yan lang yung lalakarin namin. Pupunta doon sa work namin. So ngayon, magbe-breakfast lang ako. Then samahan nyo kami mamaya. So, alis na kami. Guys, mamaya na namin nayusin yung mga hugasin. Papasok na kami. Ito nga pala yung bahay namin. Ito yung bahay nung anak ng amo namin. Then doon nakapark yung mga sasakyan namin sa gilid ng bahay. Yan, naglalakad lang kami papasok. Ito yung lumang barn. Sabi nila 1970s pa daw to. Na plano kong mag-vlog din doon sa loob. Kasi medyo may kalumaan na. And then medyo parang nakatakot doon sa loob. Kasi ito yung unang manual na gatasan nila. Kung napansin mo sa loob, medyo magulo na, madumi na. Sama ka. Tara. Dito na kami ngayon maglalakad. Pwede kang maglakad doon sa labas. Kaya lang kapag mainit, dito kami nadaan. Sa loob ng mga baka. Para may bubong at hindi kami na uulan. Or naiinitan. Ngayon, ipapasyal ko kayo. Dito yung trabaho namin sa dairy farm. May isa kaming kasama dito na dito naka-duty, si Herbert. Pero maghapon lang yung duty niya. Dito lang siya talaga. Nagpapa-dede siya ng mga batang baka. Mga guya. And then, kaming apat ang magpapalitan dun sa rotary. Haba pa yan guys, hanggang dyan pa yan. So ito nga pala yung kasama ko, si Bay Alan at saka si Johans. Pag napasok kami, nakapambahay lang. Kagaya ko, nakatsinelas na ako. Kasi may locker naman kami dun sa loob. So doon na kami nagbibihis. Wash and wear kasi, pagkatapos ng duty, lalaban na namin. And then may nagda-dryer na kung sino yung susunod na maglalaba. Kaya pagpasok namin, na-dryer na yung aming nilabhan. And then isusuot na lang. Yun ang kagandaan dyan. Wala na kaming pinoproblemang labahin. Bago umuwi, naisasalang na namin. So ang problema na lang namin, yung suot namin everyday. Kaya pwede kaming maglaba kahit once a week. Napakalawak nitong lupa ng boss namin. Hanggang dun sa dulong dulo, hanggang dun pa sa pinakang dulo. So kung napansin mo yan, likuran namin yang bundok na yan is Amerika na siya. Papunta na siya ng shuttle sa Washington. So, yung pinakang likod na yan is boundary na ng US. Kung napapansin mo yung may kalsadang yan is US na. So yung bahay namin, ang likod ay pinakang US na. Dito na kami guys. Ito yung pinakang tangke nung gatas. And then, ayun yung bahay namin. Yan. Ito yung pinakang rotary kung saan ginagatasan yung mga baka. So, buhayin ko muna yung ilaw.
Mga isang araw ituturo ko kayo diyan sa loob ng group 1, 2, and 3, and 4. Ito yung pinakang baka na ginagatasan namin all the way papunta rito sa rotary. Iikot siya. Iseset mo lang yung gate and then maglalakad na sila papunta rito yung group 1. Then pabalik yung group 1 sa bahay nila. Group 2, then papunta rito. Then pabalik ulit sa bahay nila. Napakarami niyan. Almost 1,000 na baka. And everyday dumadami kasi may mga nanganganak pa. Bibase muna ako kasi magsiset up kami ng rotary. Itong pinakang machine sa setup namin. So ito na nga pala yung lakar namin. Ito na pala si Herbert. Welcome to my vlog. Ito yung lakar namin. And then ito si Bayalan tsaka si Johans. Magbibase na kami guys. Balikan ko kayo. So katatapos ko lang i-set up nung tangke. Hindi ko na lang naipakita sa inyo. And then si Johan naman ngayon, i-set up tong machine. Kasi kailangan namin tong iangat isa-isa yung mga ano, para ma-close. And then mapa-start na namin. Si Johan yung partner ko ngayon dito sa machine para i-set up to. Then before mag 7 o'clock in the morning, kailangan mapa-under na namin siya. Kasi papasok na yung baka dun sa pinaka gate para sa group 1. So ayan na yung mga baka, nagdadating na sila from group 1. Dadating na sila dito and then hanggang sa mapuno itong pinakang isang buong to ng group 1 na baka, that's almost 200 plus 280 something yung bakang yan. So kung napansin mo, itong area to mapupuno yan, then sasaraduhan doon ng gate, that is sa group 1. Then papasok sila diyan para gatasan namin and then doon sa kabilang side lalabas sila papunta ron pabalik sa kanilang mga bahay after magatasan. Then the next is yung group 2 hanggang sa group 3, group 4 hanggang sa matapos namin gatasan lahat. And then maglilinis na kami dito. Yun, tapos na yung shift namin. So ngayon magtatrabaho muna kami. Balikan ko na lang kayo guys. So mga pala partner ko si Johans, mag-i-start na kami. Ito na yung mga baka sa likod. Papasukin na namin siya. So iaangat ko na yung gate. Once na inangat ko yung gate, papasok na siya sa rotary. Si Johans kayo lang nagpupunas ang mga dede para malinisan kasi medyo madumi and then ako naman ang maglalagay ng tube. Alternate kami every group. Mamaya ako doon, mamaya siya naman dito maglalagay. Wala putik na yan sa number 7. Number 7 ng lupit. Wala. Putang ko. So yun, para kami nagpo-production dito. Kung nakapansin mo, yan, lahat yan lalagyan namin ng mga tube para maggatas siya. And then, pag natapos yan, automatic yan bumabagsak. Kagaya nito. Babagsak na lang yung pinakang tube niya. Pagkatapos na gatasan, kagaya nito mga to, tapos na. And then, pupunta yung mga gatas dun sa malaking tangke na yon. Pipick up naman siya nung delivery truck. Yung kukunin niya yung gatas kung ilang liters yung nakuha namin sa isang buong ship. So ngayon, itong mga to, tapos ang gatasan, palabas na, pabalik na sila doon sa exit. Naka-stop yung machine kasi hindi pa tapos maggatas doon sa exit. So ito nga pala si Johan. Shout out muna pre sa vlog natin. Siya yung taga-punas. Siya yung nagpupunas nung mga dinong gat nung baka. And then ako naman na naglalagay ng tube. And then yan, umaandar na ulit ngayon. Pupunasan niya, maglalagay ako ng tube. So balikan ko na lang ulit kayo guys mamaya.
So, uwi na. Ito nga pala yung locker namin. May washing machine kami dito, dryer. Kapag katapos ng shift, diretso laban ha. And then, ida-dryer. Yun na rin yung susuot namin pagpasok. And then yung mga kasama natin, si Aaron, tsaka si Johans. Then punta kami dito sa, ito nga pala yung CR namin dito sa company. Pwede kang maligo dito kung medyo nadumihan ka ng baka. Oh! And then yung CR namin, as in parang hotel na kapag medyo masama na yung tiyan mo, pwede kang ayan. As in maganda yung CR namin, comfortable kaming makaka-CR. And then pag medyo naligo ka ng dumi ng baka, pwede kang mag-shower dito sa loob ng CR. Yun ang kagandaan dito guys. Napakaganda no? CR namin. And then, tour ko naman kayo dito sa lagay lang natin guys itong gatas ng baka. So ito yung pinakang ano namin. Reception na kapag halimbawa may mga meeting kami with the boss at yung ibang workers, dito kami nagmi-meeting. And then kainan, may rep, may microwave, na may mga gamit sa kusina na pag kami magkakainan, dito kami nagsasalo-salo. So magbibihis muna ako guys, kasi pauwi na kami katatapos ng long shift. May iwanan na nila ako, balikan ko na lang kayo guys. So ayun, katatapos na naman ang isang buong shift. Uwi na kami, kakain na kami sa bahay. So iniwanan na namin dito sa washing machine yung aming mga sinuot. And then yung susunod na magsasalang, kasi may mga ibang Mexicano din dito maglalaba, sila na yung magda-dryer. So ngayon, uwi na kami sa bahay. Samahan nyo kami guys, kasi yung isa namin kasama is day off. Malamang nagluto na yun. Brad, huwag mo ng galingan Brad. Uwi na muna kami ngayon. Ito nga pala yung rotary na linis na namin ngayon. So mamayang hapon, papasok ulit kami at isang shift ulit, gagatasan ulit namin yung mga baka. From group 1, 2, 3, and 4. So mga pala si na Herbert, yung isa namin kasama, siya yung isa sa pinakamatagal na dito na worker. Almost 7 years na siya dito worker. And then, ang trabaho niya is whole day. Almost 12 hours siyang work. Doon sa part na yun, na doon yung mga maliliit na baka, yung mga guya, pinapakain niya, pinapadede. And then kami naman tatlo dito sa rotary, yung dalawa magagatas, yung isa mag... Servant nga pala. Yung isa mag tutulak ng baka para pumasok sa rotary. So ngayon, pauwi na uli kami. Pag ganitong mainit, instead na dito kami sa kalsadang ito maglakad, kasi ito na yung highway, doon kami napasok sa loob para hindi kami mainitan. Yung ganda oh. Yan yung mga motor pag ano, summer, nalabas no? Snow dito, di isang buong snow to, no? Dito lang. Di ba ba yung kabilang side na yan is America na? US na yan. Yung makikita mong bahay-bahay dyan, US na yan. Wala siyang barricade man lang ano? Mayroon. May mga barbed wire ba doon, no? Ano? Oo. Di ba may sabi mo pag minsan may nakikinig ka dyan, ano? Wala ba? Mga baril. Siguro may lumiliban ano. Yan, so dito kami magdadaan kasi mainit eh pag doon kami dumaan sa dito na kami dumaan sa tulungan nila. Ayun yung maliliit na guya. Papahinga na. Okay lang, kabilang side. Kasi na dyan kami dumaan, sobrang init. Ay dito, kahit paano, may electric fan. Hi! 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 So
sabi nila kapag nag-snow daw, di dyan kami maglalakad. So sobrang kapal ng snow habang naglalakad kami papasok, kaya malamang dito din kami dadaan. Then ito, iba ng age nitong mga to. Naalagaan sila hanggang sa lumaki. Pag lumaki, nagagatasan na rin yan. Ayan lang guys, ilang minutes lang yung ano, actually wala pang isang minuto yung pinaglakad namin papunta sa bahay. Ayan na yung bahay namin, ito yung bahay ng anak ng boss namin at ayun yung bahay namin. Then itong malaking ito, yan naman yung separator ng mga dumi ng buhangin, ng dumi ng baka and then ng tubig. And then gaya nga nasabi ko kanina, ito yung luma nilang barn kung saan sila nagagatas dati. Yan, pauwi na kami. Kakain na kami ngayon. Malamang yung isa namin kasama na Deo, nakaluto na siya. So, kaganda ang pagdating. May kakainin na kasi apat kami. Tatlo yung Jujuti and then yung isa, Deo. Kasi yung kailangan ng isa na magtutulak ng baka, yung dalawa sa rotary magagatas. Ito ka pala yung sasakyan kong nakuha nung nakaraan lang. So mag-2 months na rin siya sa akin. Sinet up ko lang and then ito yung drum set kong inaayos pa. Hindi ko pa maasikaso kasi may pasok and then yung mga spare tire ko na binibenta. So dito pwede kami magpahinga. And then yan, kailangan lang naming malinis yan. Pwede kami tumambay dito at magkainan din. Medyo maraming basura kasi kakaalis lang nung kasama naming isa. Yeah, yun yung likuran namin. Kasi yun yung mga iniwan niya ay tatapon pa namin or yung ibang damit pamimigay namin sa trip store. So ito din bahay namin. What? Wow, ladies, grabe. Ba? Nakakayang tumig ko. Ba? Good ah. Isang breakfast. Ayun na na. So kakain muna kami guys. Balikan ko na lang kayo. Miss you guys. So yun, natapos na naman yung isang ship namin. Mamaya babalik uli kami ng hapon kasi twice naming ginagatasan yung mga baka, twice a day. Kasi hindi siya pwedeng hindi gagatasan, ang nagiiyak sila, nagliligalig. Gawa ng nasakit yung dede nila pag hindi sila magagatasan hanggang sa possible magkasakit or mamatay sila. So ngayon magpapahinga na ako dito sa bed ko. Gigising ulit ako mamaya 6 PM. Right now is 12:30 PM, 1 PM, magbuwa 1 PM na. So makakatulog pa ako. But the problem is minsan nagigising ako ng sobrang aga. Gigising ako ng maybe 4 PM, 3 PM. And then nagbabasa ako ng mga comments. Sobrang dami ng, actually hindi lang comments, merong mga nagda-direct message sa akin sa message request. But the problem is hindi ko nga lahat na accommodate kasi talagang sobrang dami. Minsan nga nag-set na ako ng Zoom meeting para sabay-sabay ko na silang makausap kasi danas ko yan, yung sobrang dami na tanong ko din sa sarili ko kung paano ako makakaalis papunta ng Canada nung mga panahong nandiyan ako sa Taiwan. And then lahat ng mga napapaalis ng agency, ang ginagawa ko, mini-message ko. But the problem is out of 10, isa lang yung magre-reply. Yung 9, scene mode na ako. Well, intindi ko yun kasi hindi ko naman alam yung buhay dati dito kung baka busy sila or ano. Kaya lang yung iba talaga, tingin ko, yung iba may pagka na-experience ko, soplado talaga yung iba. Wala naman pong problema. Pipilitin ko pong masagot yung mga tanong nyo at pipilitin ko po kayo ma-reply. Kasi nga sabi ko nga sa sarili ko, once na nakaalis ako papunta rito,
hindi ko gagawin yung ginawa sa akin ng mga taong isinid lang ako. But the problem nga is yung iba kasi minsan parang masyado namang hindi na nakakaintindi na natutulog din po ako. May trabaho din po ako. May mga pending vlogs ako, hindi ko nga po ma-edit kasi syempre napapagod din ako sa work. May gusto din akong gawin na personal sa buhay ko, kumain sa labas, mamasyal, mag-ikot. Pero ang ginagawa ko po, pinipilit kong ma-replyan yung sa abot na aking makakaya yung mga nagtatanong para yung mga interesadong makarating ng Canada, yung mga nangangarap ding makarating ng Canada, kung ano yung mga pinagdaanan ko, yung mga requirements, yung mga inasikaso ko, paano ba yung ganito, paano ba yung ganyan. Kasi during that time dati, nung di pa ako nakakalis, ang dami ko ding tanong. Kaya nga sabi ko, sa abot na aking makakaya, ipilitin kong makatulong doon sa mga nangangarap makarating ng Canada. Pero wag naman po masyadong abuso kasi yung iba po talaga as in lahanos parang sa akin na lahat ipinapasa. Ultimo yung sir, paano ba pumunta ng GGTCC? Napakadali lang po niyan. Pwede nyo na pong isearch yan sa Facebook. Ilagay nyo sa search. GGTCC address, gan lalabas na po yan. Makikita nyo na po yan. Hindi po yung natutulog naman po ako. Kasi yung mga talagang inquiries nyo na talagang medyo naguguluhan kayo, mahihirapan kayo, yun naman po, wag naman po yung ultimo pagpunta ng agency, ultimo anong next step na gagawin nyo ganito. Kasi unang-una, in-interview na kayo, sasabihin nyo ano po yung sunod na ipagagawa sa akin ng employer. Wag naman po yung sobrang talagang parang kaya nyo na ay isusubo pa sa inyo. Totoo po niyan, napakarami kong nakakausap sa Taiwan everyday. Nakahiga ako dito. Alam po yan, yung mga talagang legit na subscriber natin na talagang sumusuporta na everyday ako may katawagan dito. Minsan may babae sa Taipei, may babae sa Kaohsiung, may babae sa Taichung. Talagang nakakausap ko sila, nakakachat ko sila. Minsan tinatamad na ako mag-message, mag-type. Sabi ko, ma'am, tawag na lang po. Pero never po ako ng bastos. Never po ako nakipag, talagang kung ano yung tanong, yun lang po yung sagot. And then, na-appreciate ko naman yung pagpapasalamat nila. Sabi nga nila, sir, sobrang salamat. Kasi sa dami ng message ko, ikaw lang talaga yung nagre-response. Ikaw lang talaga yung nagre-reply. Ikaw lang talaga yung nag-e-effort na magbigay ng oras, maglaan ng oras na sagutin yung mga tanong ko. Yun po kasi, ginagawa ko po yan dahil sa bukal po yan sa loob ko na ma-share sa inyo yung pinagdaanan ko. Kung sasabihin naman po ng iba, sumasahod ka naman sa YouTube? No. Sasabihin ko po sa inyo, yung sahod ko po sa YouTube since I start ng YouTube ko, wala pa po ko nakukuha dyan. And then kung i-check ko po yung sinahod ko one year, kasi nung time na yon nag-start ako mag-YouTube sa Taiwan, pero hindi ko siya naasikaso, kaya wala din pong nangyari. Then nang lumipat ako dito sa Canada, anong nangyari? Kailangan kong i-change yung address, which is dini-activate ko yung una kong account, kaya bago na po ito. So kung nag-start siya ng 1 year, lahat po ng kinita ko dito the whole year, kaya ko pong kitain ng isang araw lang. Kaya po hindi ako masyadong focus dyan sa YouTube na yan. Kaya binibigay ko lang sa inyo yung talagang experience. Based on my experience, hindi po yan yung mga kwento-kwento lang na ganito. Talaga pong based on my experience, sa mga nakasama kong tao, yung mga naranasan nila. Ganun po, hindi ko po yan na kung saan-saan lang pinulot. Ito nga pala, nakakalungkot lang na balita. Sobrang dami nang nagme-message sa akin. At nagkataon pa, hindi ko alam, magkakabatch pala yun. Yung magkakabatch na yun, sinabi nila sa akin, mga na-scam daw sila ng applyan ng pa-Canada, which is nagbitaw na sila ng pera. Diyan po yun sa Taiwan. Which is yan yung itatakel ko sa mga susunod kong vlog na para maiwasan nyo. Kasi sa totoo lang, lagi kong paulit-ulit sinasabi sa inyo, huwag kayong masyadong padalos-dalos ng a-applyan dyan sa Taiwan. Bago kayo lumabas ng bansa, dyan muna kayo sa Taiwan mag-apply. Hindi yung tatawid kayo ng Dubai, tatawid kayo ng Qatar, tatawid kayo ng iba't ibang agency, Singapore, Korea, na may hiring na pa Canada. And then what? Pag kayo nagka-problema, paano nyo ahabulin may trabaho kayo sa Taiwan? Yan po yung i-discuss ko sa susunod kong vlog, kaya abangan nyo po yan. Shout out muna sa lahat ng mga nasa Ase Chungli, yung mga tropa natin dyan. Miss ko na yung mga kainan dyan, kina Ate Sally, kina Ate Mel, at yung mga lechonan dyan. At syempre sa KYEC family ko, sa BU3, miss ko na kayo lahat dyan. Yung masasarap na kainan dyan sa labas ng KYEC, na miss ko yan.
At shoutout din sa mga coordinator ng Shengwa, kay Ate Cora, kay Ma'am Nora. Yan yung mga madaling lapitan dyan, yung mga mababait na coordinator. Shoutout po sa inyo lahat dyan. So kung bago kayo dito sa channel ko, huwag niyong kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod ko pang vlog dito sa Canada. Keep on praying lang at huwag kayo titigil sa pangarap niyong makarating dito sa Canada. Balang araw magkikita-kita din tayo dito. Mabuhay kayong lahat. God bless. Bye-bye.